itong ibon naman tayo, papakilala ko sa inyo. Itong ibon na to ay anak ni Snow White, saka anak ng Tacloban ni Herbin Valenzuela. Ito. Ayan. Nag-produce din po siya ng South Finisher, ng Tatbalogan at ng Isabela Santiago. Iperis mga linaro po lahat, mga anak niya ito. Ang magulang niya ay Santa Ana Finisher sa Tacloban. Ngayon, tinigil ko ito, gawa ng bumangga sa poste. Wala na rin maging ano. Kaya ginawa ko na siyang breeder. Pero maganda naman naging ano, kahit paano, lumaban yung mga anak niya. Nga lang, talagang hindi pinalad makauwi. Pero kahit, ano, nakita ko na po, special, kasi complete laking bago naman na, mga nawala. Nang talagang last two laps nawala. Noong norte lang, hindi maganda pairing, puntaan ko na ibangga. Kaya siguro, palit na lang ulit. Ayan guys, yung ibon. Splash siya. Kamukha ng Taclobang Finisher ni Herbin Valenzuela. Pati yung lolo niya, pre, kamukha rin. Oo, yun, pati yung lolo daw. Ito, bangga nang kay Snow White. Ito ang anak ni Snow White. Bali yung lolo niya, guys. Galing kay B-Boy Lacerna. Shoutout sa'yo, pre, paring B-Boy. Ayan, sa kanya ko nabili yung pinaka-lolo na niyan. Ayan. Bali, ang lahi nga nung guys, nung lolo niyan, ay CDD by 3 times Diamond. Ayan. Ito eh, papakilala ko naman yung ibon na ito. Shoutout kay Sir Julius Legaspi. Ito, itong ibon na to, Pasko. Yung tropa, sinamahan ko sa kanya dahil nanalo sa raffle. Pinuntahan namin hating gabi, mga alas 12 ng gabi na talaga. Talagang napakatyaga ni Sir Julius Legaspi na kami hintayin para makarating sa kanya. Dun sa kanyang loob, talagang napakabait na tao. Humble. Ito, siguro, yung talagang pinakita namin na kami talagang porsigido pumunta sa kanya. Ito yung naka-OLR. Ipapasok niya na sa OLR. Ngayon, ako uuwi nang wala. Yung tropa meron. Siyempre, parang gusto niyang paras kami umuwi. Kumuha to, dumampot. Tumawag dun sa partner niya, dumampot sa cage. Tinanong niya kung pwede kong alagaan. Kasi napakaliit pa nito, parang bubot pa. Ngayon, sakto. Sabi ko, sir, sige sir, kaya ko mabuhay yan. Ito na yung ibon. Sir Julius Legaspi, ito na. Ayan guys, so, ibon. Ang laki na ngayon. ang history naman nito, ng ibon na to, ay nag-produce na sa akin. So, sobrang saya ko dahil kahit paano, meron na siya. Nakuha ko na kasi nagbigay sa akin ng isang magandang karangalan din kasi hindi ko akalain. Ang linipad ng ibon na to ay for Christmas naman. Summer, ilinaro ko siya. Lindoro, cut-off, ismas. Tapos Marindoke, cut-off, ismas. Pagdating ng Romblon, umuwi sila. Ito pa ang first day bird ng anak nito sa akin. Pumesto ng area YB, 10 overall ang anak nito, nakapwesto pa. Isang clock lang po yun, 700. Ayun, ang first day bird ko ng Romblon. Yan, ito ang naging magulang niya. Mamaya, papakita ko sa inyo anak nito. Lahat ng mga naging anak na niya ngayon sa akin, ay medyo nakuha ko yung timpla, puro finisher na siya. Wow! Na-ibon. Makita nyo. May check eye po siya. Ang linyada po nito ay pure Alphonse. Galing din kay Sir Nelson Chua ang breeder. So ayun guys, Mon, nag-out ka ba ng mga ibon mo dito? Oo naman, hindi naman tayo madamot mag-share ng linyada sa mga gustong sumubok ng linyada natin hawak. Pwedeng pumunta dito sa akin loop. Welcome naman ang lahat. At para malaman kung ano rin yung bloodline na ginagamit natin. At makakuha rin ang counting tips sa mga gustong kunin yung counting tips na ginagamit ko habang kumakarera. So ito guys, silipin natin yung mga breeders dito ni Doc Raymond Cesare.
Ay, mga bringers dito. Ayan si Snow White, guys. Ayan guys, may mga lovebirds din siya dito na mga African. Yung mga mahilig sa African lovebirds dyan. Ayun na nga, inabot kami ng ulan dito. Umuulan ngayon. Ayan. Ayan, may kasama ako dito. Ayan. Jason. At ito. Sinabot na nga kami ng ulan. Akya tayo sa kanyang loft. Ayan. Ayan, nakapahing si Mondo. Medyo matarik din to. Ang akitin namin. Nasa taas yung kanyang loft. Oh. Ito kasama ko si Jason. Ayan, tara. Akyat tayo, pre. So, ayun guys, nakakyat na tayo dito sa kanyang loft. Ayan, may mga stock, mukhang stock birds pa to. Mga breeders. Ayan, dami. Ayan yung kanyang viewingan o trapdoor. Ito yung pinaka viewingan niya sa taas. So, ito guys, sinipin natin yung kanyang mga flyers dito. Ayan. Ang dami oh. Ayun guys oh. Mga flyers niya. Ito, papailala ko naman yan yung nag, pinakauna-unahang ibon namin. Kung tawagin ko ay si Manong. Ito ang tinatawag ko Manong Line. Ito ay finisher ng North and South. Isabela finisher sa Caragay finisher. Nag-produce to ng 10 overall sa PSU Young Bird Super Set Winner at 10 overall sa category sa Young Bird. Ito yung unang galak ko na manalo ko sa PSU na Katbalogan Day Bird, complete lacking ang anak niya. Sa sobrang tuwa ko, ayun yung talaga napasobered ako sa Maynila kasi talaga first time ko manalo ng time na yon. Slomer, kung tawagin, linyada. Ayan guys, yung ibon. Pearl eye. Malaking ibon. Iyan mo nga yung pakpak. Ayan, ayan ang pakpak niya. Ayan, nice. Mahaba. Mahaba ang ako niya. Yung ibon. Nag-produce na rin sa akin ng Santa Ana. Complete laking ting. Young bird naman sa LRPA. Super set winner. Ayan ang naging mano niya. Ito, matanda na talaga. Kaya nasa flyer ko na lang. Ito yung isa sa pinakamahal namin mag-asawa. Dahil ito yung nagpakilala sa amin sa larangan ng pag-iibon. Si Mano ko tawagin. Pero may mga anak na rin to. Naging finisher lang. Ayun, ang ginagamit ko. Kasi ito, wala na talaga si Milya. Ayan siya. Ito yung sinasabi ko kanina na puro cut-off na ibon. Alphonse and Line. Direct kay Sir Julius De Gaspi, ang magulang. Yung pinakita ko kanina. Ito yung Mindoro cut-off, smash. Marinduque, cut-off din, smash din. Time na yun, nang dumapert siya. Tapos pagdating ng Romblon, nag-clack siya.
Ngayon, ito yung naka-young bird category lang siya. Hindi ko siya mga tinagos kasi yung time na yun, napabayaan ko yung aking pan-summer. Eh, tatlo sila nang ikinarga ko ng romblon. Ito, itong ibon na to, hindi mo akalain, pupwesto pa ng 10 overall young bird. Ang ibon. Ayan, yung ibon, guys. May puti rin sa mata. Ayan, ang pack niya. Alphonse line. Ito naman yung ibon na anak ni Pula. Apo ng Taiwan na sa baba. Kung tawagin mo yung Borga. Itong ibon na to ay ang entry category nito young bird. Young bird lang. Sa may race ng PSU din. Ang history naman nito, Mindoro Kato, smart din. Marindo kayo, nag-clock siya. Dumay bird na. Pagdating ng third love, nag-clock. Hinintay ito ng first day bird ko bago sila pumasok. Ito ang kategorya nito ay sa area ng Laguna, nag third overall young bird to. Tapos sa overall ng area, 10 overall young bird. Itong ibon na to. Yan po ang ibon. Guys, Red check. Yan may papak. Stitch Taiwan ang linyadahan. Ang lahat ng mga patid nito ay finisher ng North and South. Nag-produce din sa mga tropa na finisher, mga naging apo-apo na lang rin. Kaya itong linyada nito isa rin solid sa aking loop. Basta tatawid ng dagat, lalaban. Sa North ay hindi ko maasahan, talagang finisher lang siya, mabagal. Yan po. Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. And happy flying sa'yo, kapatid! Ingat lagi! Mwah!